na COVID-19 sa kanilang mga ospital, tumataas po ba? Dumarami po ba, Doc? Yes, tumataas talaga, no? Lalo na sa National Capital Region. As noted kahapon, mga 50 na pong mga private hospitals ang halos puno na. Nandun na po sila sa critical occupancy level. Ano po? Ibig sabihin 85% and above. At dahil po sa mga manpower complement, pwede pong talagang halos puno na ang mga yan. So meron pa pong iba na mga 20 additional hospitals na nandun naman po sa tinatawag natin high risk level or 70% and above po ang occupancy. So talaga pong dumadami ang ating mga pasyente ng COVID. Pero let us remember po na ang ating mga hospitals, inire-reserve po natin yan para sa mga moderate, severe, and critical po mga pasyente. Opo. Mm-hmm. So yung pong 80%, Doc, na binabanggit ninyo, eh nasa mga moderate cases to severe yung mga naka-admit sa kanila ngayon? Yes po, kasi po pagka mild and asymptomatic, yung po dinadala po sa mga isolation facilities o kaya ina-advise sila na mag-isolate na lang sa kanilang mga bahay kung meron silang naka-separate na kwarto po. Oh. At doon po sa report ninyo, sa inyo, na mga miyembro po ninyo, Doc, eh nasa NCR pa rin po talaga yung marami yung admission. Sunod po from NCR, ano po yung ibang mga lugar na may mataas po ang admission, Doc, ng COVID patients? Usually po nasa Region 3 and 4, mga Bulacan, sa yung mga katabing probinsya po ng National Capital Region. May mga balita po kami sa Northern Luzon, Visayas, and Mindanao. We have to still confirm po kung talagang tumataas na po yung kanilang mga kaso din. Mm-mm. At bukod doon sa pagtaas ng kaso, Doc, ano, ng mga COVID patients, kinakaya pa rin naman po ng mga hospital. Eh, kumusta po yung mga kasamahan nyo po ng doktor doon, nurses at iba pa po medical workers, hindi po po ba sila nahahawa? So far naman po, kinakaya pa po, manageable po. Ang problema po dahil sa marami ring nahahawa ano, na ating mga healthcare workers, including nurses and doctors. Kaya po medyo titingnan po natin in the next coming days kasi it's either they are quarantined or talagang isolated din muna. At pagka nangyari po yon, medyo mababawasan po ang ating manpower complement at medyo pati po yung nakahanda nating mga kama ng, para sa COVID, baka mabawasan din po. May nai-report na po ba sa inyo, Doc, ng mga figures ng mga kasama ninyong health workers kung kumusta po yung ilan po yung mga tinamaan na ng COVID-19? Ang estimate namin mga around 5 to 10% po ng mga workers natin sa hospital ay nag-positive and then yung iba ay kailangang i-quarantine, ano? Pero may mga bago pong mga panuntunan na kung wala namang symptoms pwede sila mag-work. Ito po ay depende na sa mga ano, may-ari ng hospital at sa mga kanila-kanilang infection prevention and control units po. Doc, ito bang pagtaas na ito, kagaya na nabanggit ninyo, meron nasa 80% na, meron nasa 70% na, in-expect ba ng PHAPI na ganito mag-shoot yung COVID-19 cases after the holidays? Kasi lagi naman po talagang sinasabi, even last year, eh after ng holiday break, eh inaasahan na may pagtaas. Pero sa ganitong kataas ba yung in-expect ninyo na figures? In-expect po namin yan dahil nga po sa masyado tayong maluwag nung Christmas vacations. But then, ang problema po ay itong ating bagong variant ay mukhang masyadong highly transmissible. Mm-hmm. Kaya yun nga lang, ang isang ano dyan, eh, medyo mild ang kanilang symptoms. But still, marami rin po tayong nakikita na yung mga naka-confine po ng moderate, severe, and critical ay yung pong mga hindi po nababakunahan or not fully vaccinated po. Mm. Doon po sa mga na-report sa inyo, may mga tinamaan talaga na walang bakuna at hindi pa fully vaccinated. Mas mataas ba yung figure na yun, Doc, kesa doon sa mga fully vaccinated na naka-confine na yun? Tama po, mga 70 to 85% po ang not fully vaccinated. At ngayon po napansin din namin na dahil
siguro yung mga bata ay hindi pa naman fully vaccinated, nag-uumpisa pa lang po tayo, ay dumami din po ang component po ng mga bata, no, pedia na ano, na mga pasyente. Yung po ang napansin namin na umabot po ng 30-40% ng admissions ngayon ay mga bata po. Ito pong mga bata na ito, Doc, na pagtaas ng admission nila, ito yung nangyari right after the holiday break. Opo, napansin po namin na dumami, mas dumami itong mga bata. At siguro nga po dahil din sa paglabas nila nung magkaroon tayo ng vacation ng Christmas. Mm-hmm. Medyo mataas yung 30-40% na admission, Doc, no? Yung nabanggit mo na yun. Opo. Mm-hmm. At yung mga bata, Doc, dahil nabanggit nyo na rin yan, kumusta po yung mga naka-admit na to na mga bata? Ano po, severe ba yung cases nila? Moderate? Usually naman po hanggang moderate lang ang mga bata. And sa unless siguro po mayroong mga ibang comorbidities sa mga batang ito, usually naman ay naaayos na naman. Hindi sila ganun na nagpupunta sa mga severe and critical. So far, Doc, meron bang mga problema na kinakaharap or challenges na kinakaharap yung inyong mga member hospitals, Doc? Ang pinaka-limiting factor lang po namin talaga ngayon ay ang number of our healthcare workers. Even before po ng nitong mag-surge na ganito, alam niyo naman po na maraming nag-resign na nurses. Mm-hmm. At ino-augment po namin ng mga ibang medical personnel na tinitrain namin, ay pagka po nagkaroon pa ng pagkahawa o mabawasan pa itong ating mga healthcare workers, doon po tayo baka medyo mapilayan lalo ang ating mga hospital. Opo. Doc, balikan lang natin yung issue about sa PhilHealth holiday para po siguro mabigyan lang ng kapatagan ng loob yung ating mga kapamilya, yung ating mga kababayan, hindi nyo muna ipatutupad ito as we speak? Wala pang another date para gawin ito? Sa ngayon po, hanggang katapusan po ng January, talaga pong hindi naman po namin gagawin yan. Ano? Kung sakali man po, mga February. Pero meron po kami pagpupulong na gagawin ng PhilHealth anytime ngayong buwan na ito. At siguro naman po ay mariresolba namin ang yung mga problema namin at maituloy po namin ang pagbibigay ng benepisyo para sa ating mga miyembro po. At hindi na natin inaasahan yung holiday na yon kung mailatag na maayos yung mga problema at solusyon dito sa gagawing pulong po ninyo with PhilHealth, Doc. Tama po yan. At sana po ay magkasundo at nang sa ganun po ay mabigyan po natin ng karampatang benepisyo ang ating mga miyembro po. Ayun. Maraming salamat po, Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI. Doc, maraming salamat at mag-iingat po kayo. Thank you din po, Sir Robert.